sa taas ng pugad na ito. Abalang kumakain ang isang batang agila. Gamit ang kanyang matutulis na tuka, pinipira-piraso niya ang karne ng isang hayop. Nang mabusog, saka siya nagpahinga. Habang nagpapahinga, sino at saan kaya siya dadalhin ng taong kumuha sa kanya? Magdadalawang buwan pa lang ito sa akin. Nung nakuha ko siya mga kasinag, hindi pa ganyan ang balahibo niya. Para siyang kuton. Good morning, Bagwig. Ba't hindi ka daw kumain? Kumusta ang maghapon mo? Bagwig! Ah, hindi muna tayo magkakabanding, ha? May pupuntahan tayo dito, no? Isang farmer, si Emboy. Meron siyang nasagip na isang uri ng raptor or agila. Pagdating ko sa lugar, napansin kong wala sa paligid si Bagwis. Ayan, nandito. Ayun, no? Ang ibig sabihin ng Bagwis ay wings. Kahit tawagin siya ni Emboy, nag-aalangan itong si Bagwis. Ayaw niyang pumunta kung saan naroon si Emboy. Pigil, yung motion sa mata pa lang at sa kilos niya, parang gusto niyang lumipad at pumunta. Pero nakita niya, sino ba itong mga bagong tao na ito? Which is a good characteristics for a wildlife that, you know, eventually you would like to see na maging malaya siya. Si Bagwis ay isang North Philippine Hawk Eagle. Vulnerable ang kanilang species, ibig sabihin, kumakaunti na ang kanilang bilang sa wild. Paano napunta sa'yo itong agila? Nangangawit po kami ng nyug. Palitan po kami sa pagkakawit. Hindi po namin akalain yung nyug na may ibang bagin siya. Nandun po yung pugad niya. Hindi ko po naisipang ikulong kasi gusto ko maging malaya po talaga siya. At kung umalis po siya dito sa lugar namin, kasi wala naman po akong idea, hindi ko man hinahangad at tumagal po siya dito. Kasi wala naman po akong kakayahan na mag-alaga ng ganyan. Nung habang lumalaki na, ginawaan ko po siya ng pugad-pugad, doon na lang siya. Ito si Bagwis, ginawaan ko siya ng pugad. Dito ko siya pinapa, dapo tuwing umaga. Papaliguan ko na siya. Ayan. Ayan, bakis si Bagwis. Sinag si Bagwis. Alam ni Emboy na responsibilidad niya si Bagwis dahil nasira nila ang pugad nito. Kaya todo kayod siya para mabigay ang pangangailangan ni Bagwis tulad ng pagkain nito. Ayan na mga kasinag si Bagwis. Ayan na si Bagwis. Okay, very good, baby! Ayan na mga kasinag, gutom na siya. O, kakain ka na ha! O, saglit lang. So, parang naging tatay ka na rin dito kay Bagwis. Opo, sa totoo lang po, nung unang alaga ko siya, nagalit po yung misis ko. Kasi wala na po kong time din sa mga bata. Ang time ko po, puro kay Bagwis na. It's not usual that we see people keeping wildlife freely, flying na walang kulungan. Sa loob ng 4 na buwan, naging malapit na si Emboy at Bagwis. Ayan na si Bagwis. Okay. Very good, baby! Ayan na mga kasinag, gutom na siya.
Kala mo, napadpad lang yung agila na yun, ano? Pero actually, yung ibabaw ng garahe na yun, yun yung pinakatambayan nitong si Bagwis dahil dito pala pinapakain ni Emboy itong si Bagwis. Malamang, nagda-digest pa ito bago umalis. I've seen good points and some negative points of being yung pagpapalaki dito. Mailap sa tao, pero yung bad points is hindi pa rin siya lumalayo sa tao. Kumbaga, reachable pa rin siya. May parating na bagyo ng araw na yon. Nagsisimula ng umulan at lumakas ang hangin. Nag-alala si Emboy para kay Bagwis. Kaya kinuha muna niya ito. Pagkakataon ko na rin masuri si Bagwis. So guys, ito ay si Bagwis. So pag hawak ko pa lang, nararamdaman ko ng maganda yung pangangatawan niya. Pero to be more accurate, titimbangin natin siya. Sanay siya sa tao. Bagwis, I'm sorry, you know, nahawakan kita. Ayaw man lang kitang masanay sa tao, pero we need to examine you. I'm trying to feel the pectoral muscles. Magandang pangatawan niya. Hindi siya tulis, ano, kundi bilog. Maganda din ang timbang niya. Pati mata, malalaman mong bata pa dahil medyo dark pa. As this one gets older, yung kanyang iris is nagiging lighter. Okay, so, sukatin natin, timbangin natin. So, kasama natin yung mga taga DNR, si Sai at saka si Sam. Sila yung mag-assist sa akin. So, sa mga raptors, usually tinatakban muna natin yung ulo para hindi sila ma-stress. Magandang lalaki itong si Bagwis dahil sa size. Dahil mga females usually bigger. Pero hindi natin sure dahil juvenile pa ito eh. Pag hawak ko pa lang sa katawan, alam ko na nasa tamang pangangatawan itong si Bagwis. We always advocate that every time you see a wildlife tulad ng mga chick o yung mga babies na wildlife, pag nakita nyo, kung maaari, huwag natin itong kukuhanin. Pero may mga pagkakataon na sa palagay mo, sobrang tagal na nasa lupa yung inakay, hindi kinukuha ng nanay niya. Kesa mamatay, rinirescue siya ng tao. Nagbigay rin ang DNR ng impormasyon at paalala sa mga residente dito. At ang desisyon ng DNR, knowing naman po yung situation ni Bagwis kumbaga, at yung situation niya or area kung saan nakatira po si Sir, it is better po na i-remain na lang natin si Bagwis sa wild kasi actually nasa wild state naman siya at nabubisita lang naman siya dito for depends on availability of food and actually based on interviews din is si Bagwis ay nag-hunt din po talaga ng mga small birds dito sa area. It is a good indicator na by true time si Bagwis din naman ay mababalik din sa kanyang wild state po. Bagwis, gutom ka na? Good morning! Nakita ko yung determinado itong si Emboy na maging malaya na sa kanyang pangangalaga. Pero nandun din yung lungkot na pilit na itinatago sa akin ni Emboy. Kaya natutuwa ako na hindi niya masyadong ginawang attach yung kanyang sarili kay Bagwis. Bagwis, you do better, ha? Go out and look for your partner. Hopefully, you'll have your own family. Darating ang panahon na kailan na maging independent nitong si Bagwis. Tinuring niya ng anak itong si Bagwis, ano? Pero alam niya na hindi tama na manatili itong si Bagwis sa kanyang pangangalaga dahil hindi yun ang tama.